Sa larangan po ng taxation, mga ka-taxpayer ko, ano ho yan eh? NLP, Neuro-Linguistic Programming. So kung mapapansin mo, kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng lawyer, kailangan mo ng accountant. Halos lahat ho ng professional may kanya-kanyang code. Kung napanood yung pelikulang Da Vinci Code, yung code dine-decode. But because yung code hindi nyo naiintindihan, so kailangang i-decode ng isang professional para mapakinabangan nyo yung code. So kung hindi kayo marunong mag-code, magbabayad kayo ng professional katulad ko. Babayaran ninyo ko kasi dine-decode ko yung tax code sa inyo. So isa sa i-decode ko sa araw na to, at huwag mo kalimutang mag-like, mag-comment, at saka mag-subscribe. Pares na lang ako ng taxpayer. Kinakamusta ko si Mau, si Wesley, kinakamusta ko silang lahat. Ipag-usapan natin yung NOD. Ayan. Hindi ho neuro o objective deficiency, hindi po. Ang NOD ho ay notice of discrepancy, at ang notice of discrepancy po ay mayroon pong nire-require sa inyo katulad ng na-discuss ko sa inyo nung umpisa. Tulad ho nung ating napag-usapan, ang NOD, sa mga hindi pa ho nakakakita, ito ho ang itsura. Ayan. Hindi ho kayo magkakamali kasi nakasulat na nga NOD, at yan ay galing ho sa BIR. Now, no, napaliit ko ito. Akyan natin. Okay, bago natin simulan yan, huwag po ninyong kalimutan na mag-like sa ka-taxpayer YouTube channel. Ah, ka-taxpayer YouTube channel. Ano ba to? Facebook. Facebook. Facebook yan. At ito naman yung aking YouTube channel. Okay? Mag-like ko kayo kasi gusto ko sana na ma-reach natin yung universe. At maraming tao ho sa universe ang makaalam paano dinedecode ang tax code ng Republika ng Pilipinas. So, umpisahan ho natin yung pag-aaral natin dito nga sa DOD. At ang umpisa ho niyan, pag pinapunta kayo ng DOD, anong gagawin ko ron? Ayun. Pagtatanga-tanga ka, eh, talo ka. O ignorante ka, lalamunin ka ng BIR kasi ang pinagkakaperahan nila yung ignorante at saka yung hindi prepared. Now, discuss ko yun sa ating first video, at huwag nyo kalimutan pala na ayan, to pala, mag-franchise na ho kayo para hindi ho kayo namumblema sa letter of authority nyo. Ito ho yung nakakatakot na isosolve natin. Sabi rito, yun daw has been submit to this office by concerned revenue officer. Ang problem dito, sino yung concerned officer at ang sinagmit daw ay report of investigation. Yun, report of investigation, sinagmit ng revenue officer. So, marami revenue officer sa BIR. So, dapat alamin natin kung sino yung revenue officer. At malalaman ho natin yan, dapat ninyo lang isama sa inyong itatanong sino yung revenue officer na dapat ninyong makausap. So, ganito po ang starting point ng paggawa ho ng preparation pag kayo ho ay pupunta sa discussion of discrepancies. Ayan. Ito po. Una, establish nyo yung objective nyo. And then, magkakaroon kayo ng roll call. Ang objective ho ng objective is para maintindihan ho ninyo, magkaroon kayo ng the same wavelength nung kausap nyo. Ano yung pinag-uusapan nyo? E ano ba pinag-uusapan nyo? Yung contents noong notice of discrepancy. Ang purpose naman po ng roll call, makikita nyo yung roll call dyan, e sino ho yung mga taong present during the discussion. Maaring sa party ng taxpayers o taxpayer, mga authorized representative niya, o sa party ng BIR, Revenue Officer Group Supervisor. Ang unang-unang itatanong ho ninyo, mga taxpayer kong minamahal,
Marami ho itong tanong, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo at kasi ito ay para ho ito sa ano sa specific taxpayer. So bawat taxpayer mayroong specific na question para hindi ho kayo malilito. Ang isa hong ginagawa ng mga pag nasusukol niyo na ho kasi yung mga BIR official, ang ginagamit tong technique diyan yung divide and disrupt. Ano yung divide and disrupt? Pag sinabing divide, yung mga kausap niya, hahatiin niya sa dalawa. Yung dalawang yung paglalabanin niya. So, hindi na madidiscuss ngayon yung NOD, yung content ng NOD, kasi may conflict na dun sa side ng taxpayer. That's the division. The second is disrupt. Pag sinabing disrupt naman, itong mga revenue officer na to, itong mga biro, ang strategy niyan, emotional. Pagkukwento ng buhay niya, sasabihin katulad sa akin, lagi sinasabi, may kahawig ka ron eh. Kahawig mo si ganito. Ah, disruption ho yan. Alam mo, nakapunta ako sa ganun. Disruption ho yan. Naiinis ako, galit. Ha? Hindi dami ayan eh. Ayoko na makipag-usap sa inyo. Disruption ho yan. Mga technique ho yan during discussion of discrepancy. Huwag na huwag ho kayong papaloko o magpapagoyo o magpapatangay doon sa ganung mga klaseng division at saka disruption. Yan na ho, dalawa. Basic na itinuturo ng mga gagong revenue officer sa kapwa nila, revenue officer na gusto nilang maging gago in the future. Now, ang una tanong mo dyan is, ito, sa papakita ko sa inyo, ito tanong. Ha? Doon ho sa pinag-uusapan natin, yan ho laging tinatanong eh. Did you inform your superior of the factual and legal justification for the taxes in question? Yan. Siyempre, sasagot sila, yes or no, bibilugan mo yan. O, di ba? Did you compile the report on investigation? Siyempre, yes or no yan. Very important yung dalawang aspect na yon because ina-answer nila, ina-answer nun yung ano mo eh, yung vacuum na kinreate noong unang statement ng BIR, mga biro, itong statement na to. Ah, dito kasi sa statement na to, sinabi na may sinagmit. Hindi sinabi kung yung sinagmit, ito ay ipinaliwanag dun sa mga boss. Hindi sinabi. Basta sinagmit lang, parang timang. Sagmit ng sagmit, hindi naman pinaliliwanag. Kaya yung boss, walang alam. So, ang gusto nating mangyari, mabigyan ng kaalaman yung boss. Oo. Kailangan gawin ho yun ng revenue officer at isa ho sa mga function nila dahil nagtatrabaho ho sila on and for behalf ng kanilang boss. Ano sino yung boss? Yung RDO, yung regional director, at saka yung commissioner. Second na question is, nagsubmit ng report. Revenue officer, yung kausap nyo ba, nakakasiguro ba kayo na yun yung nag-compile ng report? Iba kasi yung nag-type ng report, iba yung nag-compile ng report, iba yung nag-audit. So, iba-ibang tao yun, di ba? So, kailangan nating malaman, sino yung nag-compile? Ibig sabihin, sino yung gumawa ng report? Kaya, kailangan nating tanungin. Okay? Ilagay nyo as to be included sa inyong evidence. So, marami ho itong ginawa ko at maaring hindi ho dapat sa inyo, maaring dapat naman. So, kung meron ho kayong mga notice of discrepancy na matatanggap, please, kausapin nyo ho ako. Pwede tayong mag-usap. Gagawa ho kayo ng key points ng discussion. Kung napanood nyo ho yung aking first video, key points para hindi ho kayo nalilito at naliligaw pagdating sa discussion. At maiwasan ho ninyo yung taktika, masamang taktika, yung division and disruption na ginagamit ng mga biro during discussion of discrepancy. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, sana nakadagdag ako ng kaalaman sa inyo at nagpapasalamat po ako doon sa mga nag-like at nagpapasalamat ako doon sa mga nagbigay ng intention na gusto nilang mag-franchise sa akin para sa letter of authority hanggang supina do sa stekom. With that, peace and happiness be with you for life.
See you later.